Magandang tanghali, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po yung LTA na ating binabantayan gaya po rin yung nakikita ay nandyan na po sa silangang bahagi ng Surigao del Norte na nagdadala na po ng mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao. At magsisimula na rin po yan, natatawirin nito ang gitnang bahagi ng ating bansa. Simula po mamayang gabi at hindi pa rin po inaalis ang posibilidad na lalakas po yan into bagyo at tatawagin sa local name na Bagyong Betty between 24 to 48 hours. At ito nga po pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay naman po ng ating panahon ngayon, maliban nga po sa LPA at ITCJ na nakakapekto po ngayon dyan sa may Mindanao ay may easterlies naman o mainit na hangin na mula sa Pacific Ocean ang patuloy naman na umiihip dito po sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Ngayong hapon ay generally fair weather pa rin dito sa Luzon, mainit at malinsangan ang panahon. Pero dahil po sa ITCJ at sa lalong paglapit ng sama ng panahon ay maulap ang kalangitan na may mga pulong pag-ulan na ang nararanasan dyan sa may Samar provinces, Leyte, ilang bahagi ng Cebu, Bohol, Negros, maging dyan po sa may Palawan, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Davao Region at ilang bahagi po ng Sulu Archipelago. Kaibang pag-ingat po sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil posible po ang may kalakasan ng mga pag-uulan sa ilang mga lugar. At dahil naman sa easterlies ay maulap rin ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi po ng Legazpi, Catanduanes, Masbate at Polillo Island. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na gale warning signals pero medyo matataas na po ang mga alon sa silangang baybayin po ng Kabisayaan dyan sa mga may kulay pula dahil po sa paglapit na ng sama ng panahon. Kaya hanggat maaari sa ating mga kababayan dyan ay iwasan na muna natin ang papalaot po dyan sa eastern seaboard ng Kabisayaan para po mas makaiwas tayo sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!